wala silang trabaho. Kaya ibig sabihin, ang rule talaga nila, maghanap ng mali. Oh. Mahirap hanapin yung mali kung pag-audit mo ng isang 3 billion, inabot ka pa ng 2013 bago mo in-audit. One, ang papeles mo, mga wala. Hindi ba? Hindi ba kaya sinasabi ni Miss Tan na topsy-turvy yung iba mga papers? Yes, yes. Papers from the DBA. May mga missing sila. Oh, may mga missing sila. Okay. Ibig sabihin, you should have discovered that before. Oh, ito. Okay na ito. Na-audit na ito. Itago nyo na ito. Oh, paperless tayo. Sige, ilagay nyo sa computer. Lagay na ganyan. Voluminous nga ang papeles because of the way the COA will check it. But there is a better insurance that the COA can is in a better position to see to it that the money of the government is protected. Lahat naman tayo yun, legislator ka. Ano ang sabihin siya? Anong role mo pagka-legislator? You have to protect the money of the people. Oh, ikaw ano ka? Executive, what's your role? We will protect the money of the people. Pagdating na auditing, what's your role here? We will protect the money of the people. Tatlo na tayo nagpa-protect sa money. Bakit mawala pa yung papel? So if you were to give a statement to COA, what would that be? After all what after this incident? Ah, wala. Ang gusto masabi ko lang sa kanila talaga, they have done that job. But meron lang loopholes. Next time around, baka pwede na yung trabaho nila na konti na lang loopholes. Ngayon, nakaroon ng loopholes. Kung lima ang loopholes, tulad nung kay Abalos, tulad nung kay na 20 million na Luis Abalos, di ba? Tulad nung loophole naman tungkol kay sa asawa ni Abad na attribute sa kanya yung pera na narilisan siya ng na-release siya ng PDAP while she was not yet a congresswoman. You see, so these are things na very, very elementary. Pero napakalaki na amount ng tribute.